Hi. My guest for this interview is a model search winner. Hindi na rin siya masyadong bagito pa sa pagmomodelo, but he's one of the forthcoming models in the industry. So please welcome Chi Caparas. Hello, Direk. Magandang hapon po sa inyong lahat. And ulit ako po si Chi Caparas, and thank you for having us dito, Direk. And ready na po ako sa mga tanong nila. Maraming salamat po sa opportunity. Para namang ano, ma-ready for that tanong. Nakatakot. Chi, tanong, kwento mo naman sa kasi nakita ko yung profile ng mga nanonood sa akin. Yes, alam mo ba, merong 14 to 17 years old, merong pinakamarami yung 18 to 25. Pero pangalawa yun, yung 14 to 17, nakakagulat, hindi ko alam. So, kwento mo naman sa kanila ba paano ka nagsimula sa pag-model? Actually, Direk, is nag-start ako ng 17 years old po. Eh, yun nga, Direk, nung nakilala ko po yung isang handler ko yun, and yun, tinuruan niya po ako paano maging model din. And hindi po ako nag-workshop eh, bali nanood ako sa YouTube. And after that nun is nakilala ko po yan, si Direk Katayan, guys. Si Direk Katayan is the one of the greatest director dito sa fashion industry. Maka-greatest. Tsaka ano guys, si Direk Atapo is malaking natulong sa akin, lalo sa pagiging modeling and pagiging tamang asal. Siyempre, di ba guys, hindi naman about modeling, purba pogi and paganda. Siyempre, kailangan ayusin rin natin yung ugali natin, paikisama, and paisalumu sa mga tao. Kaya yung mga papapayo ko lang sa mga like 17 years old or 20 above, kung ano yung mga gusto nyong gawin, like sa modeling, kung ano man karin, go lang kasi lahat naman kayang gawin at saka walang qualification na hinahanap dyan. Ayun. Bakit mo pinasukan ang industry ang fashion? Siguro, Direk, pinasukan ko po itong industry itong fashion na to is, una sa lahat is para matulong sa family ko. Kasi, yun nga po, kahit pa paano is may income talaga siya. And, syempre, is passion ko po talaga to, Direk. Yun, Direk, napakagandang opportunity po and napakagandang ehemplo din po sa mga kabataan na gusto maging model niya, mag-model. Meron ka bang iniidolong male model dito sa atin o kahit sa ibang bansa? Meron ka bang ina-idolize na sinusundan mo yung kanyang yapak in a way? Actually, Direk, wala akong kilalang famous na modeling model dito sa Philippines. Siguro, sakaling nga, sarili ko na siguro, Direk, bibigyan ko na sarili ko kasi first of all, nandito naman ako sa industry of fashion na to, hindi ako makakarating dahil dito. Kung hindi naman ako fit dito, and hindi nyo po ako naturuan or nag-guide. And yun nga po, yung mga nakilala ko ng mga director or nakakaroon ko ng fashion show po. Mention mo earlier, Chi, na nagsimula kang maaga, no? Yes. 17. So I'm sure marami ka na nakasalamuhang tao. Magkwento ka naman kung meron ka ng experience na hindi ka nais na. Okay lang. I mean, we have to teach people lessons. Kailangan malaman din nila yan. Yun nga, guys, yung papayo ko lang sa mga gusto mag-model or mag-e-style pa lang. Most of all, kasi minsan is kukontakin ka sa true social media. Kikilalanin nyo muna yung background and titingin nyo talaga kung kilala ba talaga siya sa pagtuturo modeling or designer ba siya. Kasi guys, for now kasi, lalo pandemic and diamond lolo. Kaya sana maging aware kayo. Tsaka madami rin yung mga workshop na nagbabayan. Sa totoo lang, easy workshop is kung totoo man yan, dapat talaga walang bayad. And usually may mga bayad, yun talaga yung mga professional na. Pero yung mga alam nyo, hindi naman sikat or anything, huwag kayong magbabayad. Kung mas maganda is manood na lang kayo sa YouTube. Kaya ayan, mag-iingat kayo, double ingat na lang din. Oh, ano, mahirap na. Oh, Direk, mahirap talaga sa obra. Sa ilang taon mo ng pagmumodelo, masasabi mo ba, Gina, na-achieve mo na yung gusto mong gawin? Nagawa mo na ba yung mga shows na gusto mong gawin? Yun nga, first of all talaga, Direk, nagpapasalamat po ko sa pagbibigay sa inyo ng opportunity. Guys, sa totoo lang talaga, si Direk Kata talaga yung nagpasikat sa akin. And kung wala siya, wala din ako sa fashion industry. And yun nga, isa-isang manager ko din yun. Siya rin, isa din yun. And as of now naman, natupad ko din mga pangarap ko na maglakad dyan sa Fashion Week, Fashion Revolution, lahat sa mga na show ni Direk Kata and other directors. Pero no, siguro, kung may mga opportunity pa dadating is napakaganda na sa akin. And yun, sana madagdagan pa. And yun nga guys, sa mga gusto mag-model talaga, and yan, I hope makilala kayo ni Direk Kata and mabigyan kayo ng inspiration para masundan niyo yung yapak na napuntahan mo rin. Well, thank you, Chi. Sino naman sa mga designers natin na gusto mong isuot ang damit?
Siguro po po si Sir Albert Andrada po kasi perso pa lang, isa din siyang kilalang designer dito sa Albert, take note. Hi Sir Albert. Sana po soon makilala ko yan. Yun po si Sir Albert Andrada kasi ayun, matagal ko na po siya naririnig na napakaganda po ng mga suit niya. Eh, yung mga bongga issue. Sana balang aris magbigyan ako ng opportunity ni Sir Albert Andrada na masold ko ang kanyang collection. And mapatunayan ko kung gano'n ba ako kagaling sa modeling din and kung pipit ba ako sa show niya. Yan, thank you so much. Chi, ano na yung pinakabonggang nagawa mo? Whether show or print, ad or commercial? Ano na? So far, para sa'yo. Isa yun lang. Siyempre, Derek, first of all, sa pagiging model ko po, yung nanalo po ako dun sa isang fashion show po na hindi ko na po sasabihin kasi medyo confidential eh. And sunod is yung pagsali ko sa Itbulaga sa Channel 7 way back 2019 na rin. Yun po yung dalawa sa akin pinaka tatatak talaga sa akin na sobrang ganda opportunity eh dun mas lalo po akong nakilala mo. Yun, so nakwento mo na yung mga paano konting experience mo sa industriya, yung memorable na ginawa mo na sa industriya. Ikaw naman bilang individual, anong ultimate goal mo sa buhay? Siguro, Derek, ultimate na goal ko sa buhay is unang-una sa lahat, is unahin natin yung pag-aaral, guys, kasi ayun ang pinakamahalaga. Tsaka yung mapapamana sa atin ang peris natin. Siguro, yung like modeling, pwede naman natin siya din ipangalawa na lang sa mga gusto lang din naman. Pero lagi yung tatandaan, guys, mas mahalaga yung pag-aaral, guys, sa pagiging model. Kasi usually kasi yung model kasi for experience lang and malaking opportunity pag sumikat talaga kayo and lalo pag nakilala. Basta maging mabait na kayo sa kapwa nyo and maging respeto sa mga tao. Alam nyo na yun, guys. Tsaka know your limitation naman talaga. Kumbaga nga yan. Yun. So, well, yun ang ultimate goal mo sa buhay. Ano? Yes, Derek. Bukod sa siya, may tinutulungan mo rin ng magulang. Oo, Derek. I know. Kasi kinikwento po ni Chi yan sa akin. Yes, at tsaka, ito naman si Chi, pag may problema, pag ano naman, nagsasabi naman yan sa akin. That's why I know na responsableng tao ito. Actually, even yung lola niya, tinutulungan niya rin ngayon na, di ba, may sakit ang lola, yes, di ba? But despite of that, he's here. May show kasi kami ngayon dito sa outlet sa Lipa City. Despite of that, he's here. Yes. And we're thankful that shinare pa rin ni Chi yung sarili niya para sa show na ito. Actually, benefit show po ito, di ba, Chi? Yes. Diba para, I mean, siguro dagdag grasya mo. Opo, yes diba? Po. Para po ito sa mga matatanda po nasa bayan ng Puna. And I'm here po, one of the model dito para, yan nga, para mapakita po expert and makatulong po kami kahit sa ganitong paraan. Nanalo ka sa isang patimpala. Okay, sa modeling. Yes, Derek. Yes, po. Sa tingin mo ba na nakatulong yun, yung pagkakapanalo mo, sa karir mo ngayon bilang model? Siyempre, Derek, oo naman po, sobrang nakatulong talaga siya, Derek. Eh, yun nga, mas madami po akong nakilalang tao, designer, and doon ko rin po nakilala talaga si Derek ng lubusan. Siya po yung tumulong sa akin, siya po yung nag-guide talaga sa akin sa passion and interest. Kaya yun nga po, mga payo ko po doon sa gusto mag-modeling. Yeah, tuloy mo na, kasi ng next question yes, po. As of now po talaga, mas maganda pong kilalanin niyo talaga kasi ayoko po kayo mapariwara or maperahan, mahipuan. Kasi madami po talaga mapagsamantalang tao kaya kikilalanin niyo po mabuti and lagi magpapahalo sa parents. And lagi niyo po susundin yung mga sinasabi ng mentor niyo basta nakapasok kayo sa workshop or anything man na modeling ano yung competition. Kasi as at the end naman, senior rin naman yan eh. Para hindi kayo mapaano kung di ba? Ilan taong ka ngayon, Chi? 22 po, Derek. 22? Yes po. So ano ang nakikita mo sa sarili mo when you reach the age of 32? 10 years from now? 30. Siguro, Derek, siyempre, Derek, unang-una sa lahat, hindi ko pa rin kakalimutan yung Diyos. And tatapos ko ito yung pag-aaral ko. And unang-una sa lahat, guys, huwag kayong makakalimot dun sa mga nag-push inyo. Ayan, katulad ni Derek, malaki pa sa salamat ko. Siguro, hanggat umabot ako ng 50 or magka-pamilya ko, hindi ko makakalimutan si Derek kasi malaki pa sa salamat ko. Tsaka dun sa mga, alam nyo na yung mga taong tumulong sa akin, nagtiwala sa akin. Ayun na, ayun na yung isang masasabi ko, hindi ko kayong makakalimutan. Buong buhay ko is nagpapasalamat po kasi sa inyo, tulong sa akin at tiwala. Sana makapagbigay pa inspiration sa mga gusto mag-model or anything man. Hindi naman ako kagalingan pero mapapangako ko is itatry ko yung best ko. And pwede kayong mag-chat sa akin. Pwede ko bigyan ng mga guidelines or anything na gusto nyong malaman about modeling or anything man. Yeah, tama. So kung hindi niya man masabi dito, pwede niya naman sila, pwede naman siya kausapin via messenger. Diba Roldan Caparas? Yes po yan. So,
sa Facebook ko. Sa IG, yes, direct. Same lang din po. Yun. So, huwag kayong mahiya. Mabait ang batang ito. Hindi naman to mayabang na. Baka akalain nyo. Yes, porque modelo mayabang na. Yes, yeah, oh, direct. Gusto ko rin po i-open yan. Oh, first of all, guys, pagiging modelist, hindi po namin niyayabang. Ako na po nahihingi sa inyo ng pasensya kung may nakikita kayo nagpo-model-model, nagsisimula pala ng mayabang. Pagpasensya nyo. Kasi, most of all, kasi hindi nila alam yung pagiging modelo din kasi. Tsaka akala siguro na all about paganda lang. Pinaka-focus po talaga dito is attitude po. Yung talaga attitude. Tsaka amin ang market po natin dito is damit, hindi po itsura dito. Tsaka sarili. Opo. Tsaka magandang asa. Hindi po artista to na papogin, ang papogin or budget. Iba po ang budget sa passion po. Lagi niyo po tatandaan, damit po ang binibenta dito at damit din po ang pinapakita dito na pinaghihirapan ng mga designers po natin dito sa Pilipinas. Yeah. That's correct. Imagine. Actually, kilala ko talaga itong bagets pa. At marami na siya nalutukan sa buhay. Yes, sa industriya. So, thank you, Chi. Thank you so much, Ganex. Salamat po sa opportunity. Okay. That's Chi Caparas. Yeah. Roldan Caparas sa yeah, IG. At saka sa Facebook. Nag-sanitize kami, guys. Bye-bye, guys. Thank you. Have a great day po. Thank you po.